tingnan nyo, oh! Puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang gamit ay kislap puti at panayat pa sa kamay. Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti! PCS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin Max Protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. Alamin kung paano sumali sa ACS Illiones! ACS Illiones! Isulat ang iyong pangalan, edad, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Action Radio, and Radio Natin. May weekly draws na, may grand draw pa! Hatid ng Unique Toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabgon. Pwede kang maging Submission of entries is from April 7 to July 12, 2024. Grand draw is on July 20, 2024. See posters for details. Promo period is from April 7 to July 12, 2024. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-187087. Series of 2024. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa ang mga nurse. Tiwala. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. Be an extraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga isyu at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ang Scene Zone Season 3 na! From concerts,
fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered. Every Saturday, 12 noon, kasama ang iyong showbiz angel, Angelica Cosme, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baja. Lunes hanggang Biyernes. Lang Anthony Taberna at Jerry Baja ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay, Deo Makalma at Elaine Apit, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Broadcaster ng Pilipinas. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Makalma. Ako naman Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes. At 13 ng buwan ng Hunyo. Naku, bad news mga misis. Aba, yung mga consumers ng Meralco papatawan ng 64 cent tapos na dagdag singil sa kuryente. Ngayong buwan ng Hunyo. Tayo dyan. Hinalang na pasok na ng Chinese military ang Pilipinas. Masyado pang maaga. Ayon yan sa PNP. Mga kulang sa intel ang PNP. Pagkor, nag-doble kahit para matigil na ang illegal POGO operations. Ayon kay Chairman Al Tengko. Abay, pasara na kaagad ang mga yan, Chairman. BIR, doble kayo din sa pagbusisi sa posibleng tax evasion ni Bamban Mayor Alice Guo. Trahedya naman ang sunog sa Kuwait, 49 ang patay. 11 Pinoy sugatan, 2 dito ang nasa ICU.
Mga politikong tahimik sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea, binanatan ni Philippine Coast Guard spokesperson Tariela. Dating Congressman Arnie Tebes ng Negros, naka-house arrest ngayon sa Timor-Leste. Uniteam no more. Uniteam tapos na. Ayon kay Vice President Sara, wala pang reaksyon ang Pangulo. 11 anyos na grade 6 student, ginahasa na pinatay pa sa Cavite. Grabe. Mga demonyo. Higit 3,000 tambay hired on the spot sa araw ng kasarinlan jobs fair. At ngayon sa detalya ng ating mga balita, ito na ang malungkot na balita, mga misis. Dahil ngayong buwan ng Hunyo ay magpapatupad ng taas-singil ng kuryente ang Meralco. Ayon sa Meralco, tataas ng 64 centavos kada kilowatt hour ngayong buwan. Ito ang sinabi ni Meralco spokesperson Joe Saldarriaga, na nakaumang ang mataas sa singil sa kuryente dahil sa pass-through charges. Tumirit na rin ang Meralco sa Energy Regulatory Commission na ikalat daw sa 3 buwan ang mga charges na papasanin ng mga consumers. Inaasang mararamdaman ang dagdag singil o generation charge hanggang buwan ng Setyembre. Naku, patay tayo dyan, tagal. Samantala, pinayagan ng Philippine National Police na buksan ang mga nakumpiskang communication device mula sa isang Chinese national sa Makati. Kinumpirma sa DZRH ng Criminal Investigation and Detection Group na may natanggap na itong order mula sa korte para magsagawa ng forensic digital examination. Ayon sa CIDG spokesperson Lieutenant Colonel Imelda Reyes, hinihintay na lamang ang resulta ng investigasyon para malaman ang susunod na hakbang kung ano ang ikakaso sa Chinese National. Una nang kinumpirma ng Philippine National Police na walang permit mula sa National Telecommunications Commission si Yu Hang Liu para magdala ng high-tech devices na pinangangambahang gamit sa pang-espiya. Sa kabilang dako ay hindi naman inaalis ng Philippine National Police ang posibilidad na props lamang. Ang mga na-discovering Chinese military uniforms sa Pogo Hub sa Poraka, Pampanga. Ayon kay PNP spokesperson na Colonel Gina Fajardo, suportado nito ang mga naunang pahayag ng Armed Forces of the Philippines tungkol sa authenticity ng naturma gamit na may tatak na People's Liberation Army ng China. Masyado anyang maaga pa para gumawa ng konklusyon na napasok na tayo na mga sundalong Chinese sa pamagitan ng mga Pogo. Pugnay nito ay puspusan naman ang investigasyon ng PNPCIDG para suriin ang mga nakumpiskang gamit mula sa mga Chinese workers sa Pogo. Samantala, pinakikilos ni Senator Jinggoy Estrada ang pamunuan ng PAGCOR na magsagawa na ng crackdown sa operasyon ng mga illegal na Pogo sa bansa. Ayon kay Estrada, kung may sapat na ebidensya na ang PAGCOR ay dapat mag-double time ang mga ito para ipasada o ipasara ang mga walang lisensya na Pogo. Dapat ay makipag-ugnayan na ang PAGCOR sa BI upang i-cancel ang mga visa ng mga dayuhang empleyado ng mga hindi lisensyadong Pogo at ipatupad ang agarang deportation proceedings sa kanila. Giit ni Estrada, walang mabuting na idudulot ang patuloy nilang pamamalagi sa bansa dahil bukod sa hindi sila nagbabayad ng kaukulang buwis, samot saring krimen at paglabag sa ating batas ang kanilang ginagawa. Sa ngayon ay may 250 umanong iligal na Pogo na nag-ooperate sa bansa. Suportado naman ni Senate President Chis ni Butler Escudero ang panawagan ni Defense Secretary Gibo Chodoro na dapat nang ipasara ang mga illegal Pogo sa Pilipinas. Illegal pala eh. Ano pa hinihintay? Samantala, mamalit ka din daw. Pagka-illegal yan, pinapasara ka agad.
Ayon kay Escudero, dapat ipasara ang ito, lalo na yung mga malapit o malapit man o malayo sa mga kampo ng militar. Pero nilinaw ng senador na tanging mga illegal lamang ang dapat isara at hindi kasama ang mga pogo na legal na nag-ooperate sa bansa. Lalo na ang pag-aari ng ilang opisyal ng gobyerno. Dagdag ko na lang yan. Una rito yung sinabi ni Chador na isang national concern ang problema ngayon sa pogo ng Pilipinas, kaya dapat na itong palayasin sa Pilipinas. Sa iba pang balita, iginiit ni Senator Loren Legarda na national security threat ang mga pogo na dapat nang ipagbawal. Ayon sa senadora, dapat ay kumilos na ang law enforcement agencies upang ipasara ang mga pogo na ginagamit sa krimen. Dagdag ni Legarda, dapat anya agad ipareport ang mga mainland Chinese nationals na nag-ooperate ng mga illegal na pogo na sangkot sa mga krimen para sa ikabubuti ng ating bansa. Mahigit na lamang sa 40 ang bilang ng mga pogo o internet gaming na lisensyado o legal na nag-ooperate sa bansa. Ito ang sinabi ni PAGCOR Chairman Altenco na mula ito sa dating halos sa 300 na may mga lisensya pero binawi dahil sa mga nakitang irregularidad. Sabi ni Tenco, lahat naman ni re-raid ng PAOK CCI mga illegal at una nang binawi ang lisensya dahil sa iba't ibang paglabag katulad ng paggamit sa paggawa ng mga krimen. Kasunod ito ng ni-raid na Pogo Hub sa Bambana, Tarlac at Porac, Pampanga, kung saan natuklasan ang iba't ibang illegal activities. At meron pang mga nadiskubring uniforme ng Chinese military. Narito si PAGCOR Chairman Al Tenco. Iban ang pogo. Ano pong sagot ninyo doon, Chairman? Tayo naman po ay handang sumunod sa kung ano man ang magiging desisyon ng mga nakatataas na opisyalis ng gobyerno, ng Kongreso, ng Senado. Ang sinasabi ko lang po sana ay dapat din makita natin na yung pong mga legal naman ay naghahanap buhay ng tama. At ito'y nagdudun o nagbibigay ng halos himigit ko lang 20 bilyong piso between PAGCOR and the BIR doon lamang sa license fees. Kaugnay pa rin ng balitang yan, hindi solusyon ang pagpapasara sa mga pogo na tinanggalan na ng lisensya para mapigilan ang mga illegal na gawain nito. Ayon kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, kahit i-shutdown na ang operasyon ng isang hindi lisensyadong pogo, lumilipat lamang sila sa ibang lugar para doon muling mag-operate. Iginiit ni Tenco na mahalaga ang papel ng mga law enforcer tulad ng PNP, Bureau of Immigration at PAOK dahil wala naman anyang police power ang PAGCOR. Narito muli si Tenco. Alam niyo po, ang PAGCOR ay wala namang police power yan. Wala pong hangad ang PAGCOR na magkaroon pa ng police power. Kaya lahat po ng mga ahensya ng pamahalaan na katrabaho namin, nandiyan po ang Philippine National Police, nandiyan po ang Bureau of Immigration, nandiyan po ang Department of Justice, nandiyan po ang PAOCF, nandiyan po ang NBI, we furnish them right away the newest list of active licensees. Sa kasalukuyan, 43 Pogo Hub na lamang ang sa Pilipinas ang nananatiling legal, habang nasa 250 naman ang illegal. Dapat siguro ang DILG Secretary Benhar Abalos bigyan ng show cause order yung mga mayors na may mga illegal pogo sa kanilang bayan. Nagpapatuloy naman ang pag-audit ng Bureau of Internal Revenue, BIR, sa tax obis ni suspended Bamban Mayor Alice Gu. Nasaan nga si Mayora ngayon? Ano? Ito'y kaugnay ng posibleng tax evasion ng sinuspending Mayora. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., kung tama ang halaga at bayad ang buwis ay walang dapat ikabahala si Guo.
Ngunit sa sandali hindi magtugma ang idineklarang kita at may tax evasion ay magayon sila ng kaso laban sa Mayora at sa ilang makumpanya na kanyang pag-aari. Narito si Commissioner Lumagi ng BIR. Tingnan po natin yung mga halaga po niyan at again, iuugnay po natin yan sa mga nadeklarang income at kung makikita na bayad po yung buwis ay wala naman po dapat ikabahala si Mayor at yung mga involved po dito. Pero again, kung hindi po bayad ang buwis niyan, again, magsasampa po tayo ng kaso pong tax evasion. Samantala, inaasahan ng higit pang koordinasyon at tulungan ng dalawang kapulungan ng Kongreso para maisulong ang pro-people measures ng Marcos Jr. Administration. Ito ang napagkasunduan sa ikalawang pulong ni Senate President Francis Cheese Escudero at House Speaker Martin Romualdez sa Aguado Residence sa Malacañang. Ayon kay Romualdez, layunin ng pulong na talakayin ang mga prioridad na panukalang batas na isinusulong ng Malacañang. Bukod pa dito na iyak ang kooperasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso para maipatupad ang mga reforma at programa ng pamahalaang Marcos. Sa meeting, present lahat ng House leaders at sa panig ng Senado, kasama sa meeting, si Senate President Cheese, si Senate Majority Leader Francis Tolentino. Babalikan natin ilang pang detalya na ating mga balita. Mga politikong tahimik sa pambubuli ng China sa mga Pinoy sa West Philippine Sea. Inupakan ng spokesman ng Philippine Coast Guard. Kung ano ba tahimik sila? Dating Congressman Arnie Tebes naka-house arrest ngayon sa Timor-Leste. At 11 anyos na grade 6 student ginahasa na pinatay pa sa Cavite. Ang detalye ng mga balita niyan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cecily at Mr. Michael is my guy. Alas 4:23. Ang balitang ito. Tanggaling-galing mo. Washing base ko. Prito ulam na masebo. Plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing base, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balik kintabang sahig. Star wax, wax. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Festival presented by Primo Mariano.
Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Charm Fabric Conditioner with stain brush technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Charm Fabcon. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-bloom. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga isyu at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Concerts, fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered. Every Saturday 12 noon, kasama ang yung showbiz angel Angelica Cosme, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baja. Lunes hanggang Biyernes. Standby sa ating mga reports. Standby Ednel Parosa, standby Milky Rigunan, Raymond at Paas at Leta Narciso. Ang pagsisilbi sa kababaihan ay isang sinyales ng pagiging maginoo o gentleman. Ito ang naging sagot ni Senate President Chis Escudero sa viral video niya at ni First Lady Lisa Araneta Marcos. At ang hawak nitong wine glass. Asan yung video? Pakita ka sa video, ha? RH TV, labas sa TV. Makita ka sa video ang pagkuha ni First Lady Marcos sa hawak na wine glass ni Escudero at ininuman. At saka ibinalik muli sa Senate President. Ayan. Sabi pa ni Escudero, hindi kailanman magiging luma o di uso ang pagiging maginoo at makipagkapwa-tao. Ayan. Ang pahayag ng Senator President ay matapos pag-usapan sa social media ang eksena ng Van de Honor sa Malacanang kagabi
At nagmistula pang parang butler ang Senate President Cheese nang hawak-hawak ng First Lady ang wine glass. At nung may kakausap sa kanya ay biglang iminigay ang wine glass kay Senate President Cheese Escudero. Asan yung video? Samantala, isinapubliko na Malacañang ang listahan ng mga bagong appointees na pupuno sa mga bakanteng posisyon sa iba't ibang mga tanggapan ng gobyerno. Ang mga bagong opisyal ay itinalaga sa DFA, DOH, DICT, DOJ, DOLE, DTI at ilan pang departamento. Kabilang sa mga bagong opisyal ay sina Raymond Balatbat bilang Chief of Mission, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Kingdom of Saudi Arabia. Bagong Assistant Secretary naman ng DOH, si Paulo Teston Aldwin Alegre bilang Deputy Commissioner 3 ng Bureau of Immigration at Raymond Anthony Dilag bilang Commissioner ng Presidential Commission on Good Government. Tinalaga naman ni Agnes Alexis De Grano bilang Presiding Commissioner ng National Labor Relations Commission. Catalina Pizarro na kakatawan sa senior citizens sector sa Philippine Commission on Women at Clotilde Duran bilang Provincial Trade and Industry Officer ng DTI. Para naman sa DOF, itinalaga ng Palacio si Rogelio Quevedo bilang Commissioner ng Security and Exchange Commission at Anthony Castelo bilang Vice President o Vice Chairman ng Bataan Shipyard and Engineering Company Incorporated na nasa ilalim ng PCCG. Samantala sa ating mga reports, National Security Council itinuturing ang Pogo Operations bilang national concern pero hindi para banta sa national security. Ayon kay NICA Director General Dick De Leon, ang detalye mula kay Arrest Number 52, Eniel Parosa. Please come in, Eniel. Lakay si NSC, National Security Advisor Ed Anyo. Itong Ed Anyo may sabi, okay. Oo, na itinuturing ng National Security Council itong operasyon ng Pogo na national concern pero hindi para banta sa pambansang seguridad. Ayon kay NSA Secretary Eduardo Anyo, hindi pa kailangan gamitin ang AFP o ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas kontra sa mga ilegal na aktibidad ng offshore gaming operations sa bansa. Bagamat bayan, dapat tabo itong solusyonan ng mga law enforcement agency gaya ng Philippine National Police at ating mismong mga mambabatas. Sa kabila nito, tiniyak ng kalihim na nakabantay ang NSC sa development ng investigasyon ng Senado habang nagpapatuloy rin umano ang sarili nitong assessment sa implikasyon ng Pogo sa national security. Sa pahayag na inilabas ng top security official ngayong hapon, ininungkahin ito ang tagsuri sa pros and cons ng Pogo na ang ilan ay lisensyado naman ng PAGCOR at hindi nasasadlak sa anumang krimen. Diit ni Anyo, wala pa sa level ng New People's Army at teroristang Abu Sayyaf ang bampang nang gagaling sa Pogo na kaya po umanong masupil ng mga umiiral na mekanismo ng gobyerno. Ginawa ni Anyo ang pahayag sa kabila ng pagkakadiskubre ng Chinese military uniforms at medalya ng People's Liberation Army sa sinusunod pang scam hub sa Porac, Pampanga. Tiniyak naman ng NSC ang pakikipag-ugnay sa ibang ahensya ng pamahalaan para sa pagbalangkas ng mga pulisiya hinggil sa nasabing usapin. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DJH, ito si Edniel. Edniel, national concern pala ito. Anong aksyon ng National Security Council? Ang binabanggit lang kayo ni Secretary Anyo, may sarili silang assessment na ginagawa bukod doon sa investigation ng Senado. Pero so far, ang kanyang opinion, hindi pa ito may tuturing na banta sa national security kung saan kailangan pumasok ng AFP. Magamat aminado siya na dapat paigtingin ng law enforcement agencies such as PNP Lakay at even yung ating mga mambabatas, yung kanilang mga inayos o binabalang siyempre yung mga polisiya o batas at yung pagpapatupad na rin sa mga ito, Lakay. Yun ang binabanggit sa Secretary Anyo. Baka naman na sobrang bumagal yan, puro assessment na lang. Baka mami, para na tayo natulog sa pansitan yan. Wala nang reko, Lakay. Tama ka dyan, Lakay. At isa pang twist dito, ilan dyan sa mga sinasabing legal naman o manong Pogo, malapit nga doon sa mga vital installation at kampo ng militar, for example.
kaya nga dyan, huwag na tayo lumayo dito sa atin malapit, kapitbahay natin, Villamor Air Base. Correct. Yung bagay na yon ay hindi patahas ang in-address ng NSC, maging ng Armed Forces of the Philippines. Ang sinasabi lang ay sila ay nakabantay o nakamonitor, hindi nila isinasantabi yung mga ganitong klase ng concern mula sa publiko. Eh, hindi lang dyan sa Villamor Air Base sa Edniel. Eh, di ba sinabi na nga rin, report na rin dating DILG Rafael Alunan na eh, malapit lang dyan sa Campo Aguinaldo. Andyan lang sa Balye Verde. Last year pa yata yan. Eh, hanggang ngayon, ina-assess pa rin. Tagal naman yata assessment yan. Ha? Kupad naman yata. Tama lang kaya. Ito nga, nakakaano na nga. Nakakainip. Yun lang siguro muna. Dahil, kung matatandaan natin, dati na rin isinumbong ng mga residente dyan, isang exclusive village sa south, yung presensya ng mga Chinese. Pero nagmistula itong downplay ng PNP at AFP at sinabi wala silang namomonitor. Kamukat-mukat mo after ng ilang buwan, mayroon palang mga grupo dyan na nagbebenta illegally sa kanilang mga negosyo na illegal. At yun yung hindi natin sana, yun yung inaantay natin na huwag sanang gumantong pa sa ganun. Na itong mga nakikita natin na medalya ng PLA at uniforme ng PLA, eh mas malaki pa pala yung implikasyon at hindi alam ito ng publiko. At nakakalungkot pa dyan, Edniel, yung mga kaibigan nating nasa intelligence community, panay ang report, pero pagdating sa itaas, hindi naman inaaksyonan ng mga bossing. Mukhang naman talakay, ang tingin naman natin dito, mukhang alam naman na ito, ng mga nasa taas, at ayaw lang nilang magpanik yung publiko sa ganitong klase ng mga statements. Since pagkahapon, si Secretary Gibocho Doro, matapang yung pahayag at sinabi ngang banta o concern na nga rin ang ating bansa itong mga illegal na aktibidad na umuusbong sa Fogo, Lakay. Ayan. Sige, abangan na lang natin. Maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Mistea. Lakay, baka na sobrang tayo sa pagbibigay ng benefit of the doubt, 'di ba? It's better na to err on the side of caution. Ganon. Eh mga tauhan nila nagsasabi merong something that cannot be denied diyan. Nako po. If the price is right. Mm-hmm. Pagkor, kinalampag na tiyakin nas, nasisingil ng buwis ang mga pogo sa ilalim na ipinatutupad ng mga bagong patakaran. Idetali mo RH12 Milky Reganan. Manang Milky. Kaya sakay, dapat tiyakin ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na makasisingil ng tamang buwis mula sa operasyon sa bansa ng mga pogo. Ginawa ni Albay Representative Joey Salceda ang apela sa pagsisikap ng Pagkor, makakulasta ng buwis mula sa mga offshore gaming licensees o OGLs. Ayon kay Salceda, chairman ng House Ways and Means Committee, binago ng liderato ng ang pamahala sa mga OGLs para makasiguro na may ambag ito sa ating ekonomiya. Sa datos si Salceda, 2023 nakakulekta ang PAGCOR ng 5.1 billion pesos mula sa 87 licensees kumpara naman sa 2.99 billion pesos noong 2022 mula sa 158 licensees. Kinikilala rin sa Alceda ang papel ng PAGCOR sa pagpigil ng illegal offshore gaming operations sa Bamban, Tarlac. Hindi umano masyadong nabigyang pansin, pero ang PAGCOR ang unang kumilos para itigil ang naturang illegal na POGO operation. Sa issue naman ng phase-out, nilinaw ni Salceda, alisin ang mga masasama at illegal, pero huwag daw idamay ang nasa buong industriya, kundi ipatupad ang batas laban lamang sa mga pasaway. Para sa kauna-una sa Pilipinas, this is RH, ako si Miltre Gunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, pagsasailalim sa Negros Island sa isang rehiyon na makahagaan sa Manegrense at mas mapapalakas ang pag-unlad sa Visayas. Ang detalye mula kay Aris 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, practical daw na pagsamahin sa iisang rehiyon ang mga lalawigan ng Negros Occidental at Negros Oriental kasama ang Sikihor. Sa kanyang talumpati, matapos lagdaan ang bagong batas na magtatatag sa Negros Island Region, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makagagaan ito sa mga Negrense sa pag-access ng mga serbisyo ng gobyerno.
hindi anya kagaya ngayon na kailangan pang magtawid dagat at gumastos tuwing pupunta sa regional centers ng ibang isla. Hindi rin anya pantay ang paglago ng dalawang probinsya at hindi pareho ang pagpupondo gayong naghahati sila sa parehong natural resources at mga industriyang gaya ng asukal, turismo at renewable energy. Pero ngayon, kumpiyansa si Pangulong Marcos na dahil sa bagong batas ay magiging baluarte na ng higit na paglago ang rehiyon at daluyan ng mas epektibo at epesyenteng paghahatid ng serbisyo. Ayon sa Presidente, nakikita nila ang Negros Island Region bilang isa sa mga sentro ng pag-unlad sa Visayas. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Indeed, in unity there is always strength. And that is what we are building. And I trust that the people of the newly established Negros Island region will work together to complement each other's strengths to build a more united and flourishing Negrense community. And this is something that the national government will have to play a very large part in, and we pledge that assistance so that we can bring this new region up to speed as quickly as possible. Pangulong Bongbong Marcos para sa kaunawaan sa Pilipinas. Yes, Akay? Di kaya napagkamalan ni First Lady na si Senator Chisescudero ay ang Pangulong Marcos kaya kinuha yung kanyang wine at ininuman at saka isinole? Hindi natin malalaman kung paano yun. Sabi nga nila, parang kung kilala nyo si First Lady, parang ganun talaga siya eh. Ganun ba? Wala lang yun, parang ganun. Parang barka-barkada lang eh. Tagay nga dyan, ayan, masarap ba yan? Tapos sosole, ha? Pero yung nakita ko kasing video, medyo putuli, ha? Mm-hmm. Akala ko, uminom si First Lady ng red wine, at nung may kakausap sa kanya, iniabot yung glass kay Senatora Chis. Mm-hmm. Yung pala ay iniinuman ni Senatora Chis yung kinuha ng First Lady? Mukhang hindi ko rin nakita yung lakay. Mm-hmm. Yun na lang nakat na ano na video. So parang hawak nga ni Senator Chis lakay tapos inabot. Hawak niya lang. Tapos inabot na ni First Lady lakay. Yun na nakita ko. Mm-hmm. Hawak na ni First Lady yung wine glass. And then may kakausap sa kanya, biglang inabot kay Senator Chis. Akala siguro waiter, butler. Baka akala niya inaalok siya ng wine lakay. Hindi, hawak ni First Lady. Ayan, pagkatapos ay biglang nung kakausapin, may kakausapin, imigay yung glass kay Senator Chis. Ayan, the butler. The butler. Wine and cheese kasi lakay bagay. Wine and cheese. Wala akong nakitang cheese doon eh. Senator Chis lang. Okay, maraming salamat, Ms. Lent. Thank you. Balik sa inyo lakay at Visteya. Samantala mga congressmen na kumwekwestiyon sa budget ng new Senate building, unahin muna ang kanilang sariling budget. Idetali mo RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Bago manita ng iba gaya ng tinatayong bagong Senate building ay dapat munang punahindi ng mga congressmen ang pagtas ng kanilang budget sa 27 billion pesos mula sa original na 15 billion pesos. Buwelta ito ng Senate Minority Leader Aquilino Cocofrentel III sa balat sa Senado ng tinatawag na Young Guns ng Kamara na nagsabing dapat posisiin ng gusto ang pag-tripli ng pondo sa bagong Senate building. Sinabi ni Pimentel ng pondo ng Kamara sa President's Budget ay 15 billion pesos lamang, subalit pagdating sa General Appropriations Act ay umabot na ito sa 27 billion. Gate ng senador, mas dapat ito na mga kongresista ang kanilang oras at pagod sa pagtiyak na walang masasayang na public funds sa sobrang pondo ng Kamara. Kabilang sa mga tinatawag na young guns, sina Juan Ryder Partilis Representative Rods Gutierrez, Ako Bicol Partilis Representative Jill Bungalon, Sambales First District Congressman Jay Congun, at La Union Congressman Paulo Ortega. Sa isyu naman sa bagong gusali ng Senado, iginit ni Pimentel na dapat ipaalam sa mga senador ang tunay na halaga ng proyekto at ang sinasabing variation orders. Nais malaman ni Pimentel kung ano nangyari sa plano at kung nagkulang ang monitoring ng Department of Public Works and Highways. Para sa kaunawalan sa Pilipinas, DZRH. Yes, Mayor. Anong sabi ni Senator Coco? You're aiming your guns at the wrong target. Ganun ba yan?
para bang mind your own business. Oo nga, ano ha? Merong intera parliamentary courtesy ang Senado at Kamara. Mm-hmm. Eh mga bata pa hindi pa alam ang protocol ng mga ito, ha. Marami pang dapat pag-aralan. Mm-hmm. Iyan siguro ang isa sa dapat tingnan din yung mga nagsasalita diyan sa Kamara dahil itong mga mga nangyayari ngayon may balik para bang bumirang yung nangyari, Mayor. Mm-hmm. Eh, hayaan yung mga senador na mag-imbestiga sa kanilang kapwa senador. Huwag na silang makisaw-saw pa. Eh, nasa Congress sila. Tama nga naman, Senator Coco. Mm. Anyway, magkano nga? Paalala lang siguro yun. Paalala, Mayor, sa kanila. Sayang, wala na kasi si ano eh. Naalala ko si dating Senator Juan Flavier sa mga neophytes sa mga senador noon eh. May tutorial. Oo, siya ang nagbibigyan ng crash course sa mga bagong mambabata senador. Wala na bang ganun lakay? Baka wala sa Kongreso ng ganyan. Walang umako ng responsibility. Eh, dapat may ganyan eh. Sino ba ang gumagawa ng crash course dyan pagka sa mga neophytes na Senador Raymond? Dati papel yan ni Senator Flavier eh. Nitong huli si Senator Loren. Ah, Senator Loren. Oh. Sa Senado. Sa Senado. Eh, sa Congress. Wala bang ganyan? Eh, hindi ko maalala na ngayon. Ngayon kung merong nag... Talagay ko naman meron eh. Mm-hmm. Eh baka absent, di nakikinig. Lagi nag-cellphone. Pero ang tanong ko, Raymond, eh, kumusta ang butler ng Senado? Ang sarap ng tawa ni Raymond. Ano ba talaga eksena doon? Baso ba ni Senator Cheese yun o ba glass ni First Lady at inabot lang kay Cheese? Ano ba talaga nangyari doon? Mukhang doon man sa medium, malino na ba hawak na ni Senator o ni SP yun eh. Mm-hmm. Hawak na niya. Tapos? Nadaanan ni First Lady. Kinuha. Kinuha niya din, ininom tapos ibinalik kay SP yung baso. Mm. Pero after that, mayor, inabutan siya ulit dahil nagre-ready na para nga doon sa Bandi Honor nung kagabi. Akala ko kaya kinuha yun. Kasi minsan biglaan eh, salute, cheers, ganun. Walang maabot na ano. Kumuha lang ng ino. So ano pala, talagang kay Senate President Cheese yun. Yun ang First Lady, and then nung may kakausap sa kanya, isinoli kay Cheese. Isinoli, sinoli kay kay SP Escudero. Baka naman na sabi ni First Lady, masarap yung iniinom mo, patikim niya. Correct, nakitikim lang muna kung magugustuhan, ang order ng iba. Ayan, ang balasa niya, suabe ba yan? Oo. Yung video parang dead mo na lang ang Senator Cheese eh. Yan, nagulat din siya. Ano, ininuman ba ulit? O inab-aban na eh, so ayoko na. Dinilpatan na pa eh. Doon. Nikas anon. Madi? Matikitikas jay. Anyway, sige. Eh, talagang ganyan eh. May mga nangyaring ganyan. Okay, maraming salamat, Raymond. Kanina ay natuloy at natapos din yung meeting ni Speaker Martin Romualdez at Senate President Cheese Escudero tungkol sa sinasabing kanilang mga legislative agenda. Pero wala pang inilalatag, Mayor. Ang sabi lang kanina ay kung ano daw yung napagkasunduan ay kung ano yung naunang inilatag sa LEDAC meeting na naganap sa Malacañang. Abay, in fairness, Raymond, maganda yan. Ha? Yung nag-uusap yung Senate President at Speaker para mabilis yung pagpasa ng mga panukalang batas. Mm-hmm. Hindi yung nagbabangayan. Tama. Mm-hmm. Oo, tsaka kung ano yung napagkasunduan. Sabi nga ni Senator SP Escudero nung maupo siyang Senate President, bakit pa natin pagtatalunan yung alam mo namang para sa bayan? Lumusot. Ayan. Oo. Eh, kumbaga pagkasunduan natin yung maari nating pagkasunduan. Mm-hmm. Saka natin pag-usapan yung hindi natin pinagkakasunduan. Sabi nga, baka yun ang nangyari ngayon. Uh-huh. Hindi pa nilalatag ng buko kung ano yung napagkasunduan, basta ang banggit lang kung ano daw yung nasa LEDAC
doon muna sila nakatutok sa ngayon. Kaya nga natutuwa si PLLO Secretary Dong Mendoza ngayon dahil hindi na siya mahirapan sa pagkumbisi sa mga senador at congressmen para pabilisin ang pagpasa sa mga priority bills. Ayan, tiyak ay matutuwa ito. Kung may matutuwa dyan, isa na si Secretary Dong Mendoza at saka yung mga iba pa niyang mga kasamahan sa PLLO. PLLO. Okay, maraming salamat, Raymond. Balik-suhin niya, Mayor of Time, Stay. Babalikan natin ang ilang pang detalya ng ating mga balita. Standby Val Gonzalez, Napolcom official na target umano na smear campaign, nagsumbong kay Secretary Benhar Abalos. Abay, bakit, ha? Ano bang smear campaign ang ginagawa sa kanya? Babalikan natin ang ilang pang mga reports at mga balita. Pero batiin mo natin ng happy birthday si former AFP chief. Baka magpainom to ng Emperador Brandy. Ayan. General Alexander Idol Yanuser. Happy, happy birthday. At Kuyang Vladimir Amir Putin Pilaes Momo. At Doc Tony Liachon. At paring Onofre Llanes, Noble Treasure Alan Opaw. At ganun din si Isaiah Kyle Nabablit ng FM Digital Media. At happy birthday pa kay ating Luz Rivera. At paalala po ng PAGCOR si Chairman and CEO Al Tenco. Abay, para sa mga mahilig sa photography, maski professional at mga amateur, pwedeng sumali sa PAGCOR Photo Contest 2024. At ang sabi ni Chairman Al Tenco, hanggang July 31 pa ang deadline ng submission ng mga entries. At siyempre ang tema ng photo contest ay harvest time. Kaya ipakita rito ang sipag, husay ng mga magsasaka, mangisda at mga nasa sektor na agrikultura tungo sa masaganang ani. Ang premyo ay aabot na sa 2.2 milyon pesos. Total cash prizes at ang mga nanalo rito ay ang conventional category, tatanggap ng tig 100,000 piso. At sa mobile at drone categories, 50,000 piso bawat isa. At para sa karagdagang detalya sa photo contest ito ng PAGCOR, puntan lamang po ang kanilang website www.pagcor.ph. Oras, Miss Thea. 6 na minuto bago mag-alas 5. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapang. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing Max Protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa modernong sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Matchpoint Season 3, tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
at si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan! Balikan natin ang mga reports. Antabayan po ang update mula sa OWA at DMW, Department of Migrant Workers, kaugnay sa mga Pinoy na kasama po sa sunog. Nasunog ba sila o nasuffocate dun sa Kuwait? Malungkot dahil ang sinasabi po sa report, tatlo ang Pinoy na namatay doon at may mga sugatan pa. Wawa naman sila, ano ha? At maraming salamat, Mr. Michael is my guy. Ang palitan ng dollar ngayon, Miss Thea. Magkano lakay? Wow, parang pompiang. Ayan, 58. Ayan. 58 pesos and 58 centavos per dollar. Tumaas, ano, bumaba lakay? Bumaba. Tumatag ang piso kasi kahapon, 58.68. Ayan. 10 centavos. Hindi pala. Noong Martes pala yun. Kano ba kahapon? Ayan, tama, 58.68. Ayan. Samantala, Napolcom official na target umuno ng smear campaign. Nagsumbong kay DILG Secretary Abalos. Bakit? Anong ginagawa sa kanya, Val? Val Gonzales, please come in. Mayor, sumulat kay Interior and Local Government Secretary Daniel Abalos Jr., si National Police Commission Vice Chairperson at Executive Officer Alberto Bernardo para ibunyagang aliya ay pinakakalat ngayong smear campaign laban sa kanya sa siyam na pahinang liham na may petsang June 13, 2024 kay Kalihim Abalos. Sinabi ni Bernardo na ang mga kumakalat na disinformation laban sa kanya ay naglalayong siraan at tungisan ang kanyang pangalan at patalsikin siya sa ahensya. Bagamat wala pang pinapangalanan si Bernardo, pero tahasan nitong itinuro na ang serye ng mga poison letters ay pakana ng ilang mga PNP officials na ani ay sangkot sa illegal na droga. Pinondohan ani ito ng mga narco cops o ilang matataas na official ng PNP na dati nang kinasuhan dahil sa pagkatasangkot sa kontrobersyal na 990 kilos ng Cebu. Kabilang aniya sa paninira sa kanyang pangalan, ang pag-file nito ng optional retirement sa Government Service Insurance System sa edad na 64 nang hindi ipinapaalam sa opisina ni Kalihim Abalos. Aniya, inaakusan din daw siya ng hindi pag-alis sa kanyang posisyon bilang Commissioner at Vice Chairperson and Executive Officer ng Napolcom sa kabila ng kanyang pagre-retiro at ang malaking gastos daw sa pagkain na umano'y hindi sumusunod sa mga naaangkop na COA circulars. Naniniwala si Bernardo na sinadya at malisyoso ang mga paulit-ulit na paglalathala at pag-i-issue sa kanya. Giit nito, ginawang mga paninira para mapilitan itong lisanin o isuko ang kanyang posisyon bilang Commissioner at VCEO. Si Bernardo ay pinalaga sa kanyang pwesto bilang Vice Chair at Executive Officer ng Napolcom noong 2022 na may fixed term na 6 taon o hanggang 2028. Para sa taong-taonan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Yung nanundok sa'yo sa Tagiliran, na nakilala na ba? Ay, nakilala na rin na LTFRB. Sinabi na ba sa'yo? Ang,
Ang LTFRB mayor ang nagsabing natukoy na raw nila kasi yung lugar kasi mayor hindi ka pwedeng magsinungaling at makikita mayor dahil fully equipped ng mga iba't ibang uri mayor ng CCTV cameras. Mm-hmm. Magmula pa dun sa 200 meters o higit pa ay sunod-sunod yung mga CCTV camera na naka-install doon. Kaya yung mga alidasyon mayor, mga kung ano-ano ngayon na lumulutang mayor doon sa interview nitong pinuno ng Malibela, makikita mayor sa pamamagitan, kung ito'y totoo, makikita mayor sa pamamagitan ng CCTV camera. Okay. Maraming salamat, Val. Ingat ka. At eto na, may andyan na ba si Arnel Ignacio? Okay na? Ayan. Okay, Val. Thank you. Back to you, Mayor. Maraming salamat, Val Gonzales. Ayan, at least nakilala na yung taga Manibelang nanikmura. Ayan. Nanikmura. Kumadyot. Ayan. Ay, nangurot. Dito kay Val Gonzales. Flash Report. Flash Report! Okay, ito na, kinumpirma ng UWA Administrator Arnel Ignacio na tatlo ang Pinoy ang kumpirmadong namatay sa nangyaring sunog sa bansang Kuwait. Kakalungkot naman ano ha? Abangan po ang detalya mula kay Administrator Arnel Ignacio. Flash Report! Flash Report! At arestado ang dalawang suspect na gumahasa at pumatay sa isang 11-anyos na batang estudyante sa General Trias sa Cavite. Ayon kay Colonel Jose Naparato Jr., hepe ng General Trias City Police, na ginawa ng mga suspect ang krimen sa loob ng isang eskwelahan. Ayon kay Melissa Moreno, ina ng biktimang si Rhea May, bibili lang sanang kinelas ang kanyang anak na Crocs ayan nung Sabado pero hindi na ito nakabalik. Sinabi ni Colonel Naparato na inutusan pang bumili ng sigarilyo si Rhea May ng mga suspek na sina alias Kulot at alias Alex noong Linggo. Matapos ito ay natagpuan na lamang sa damuhan ang batang biktima na walang sapulot ang katawan at halos hindi na makilala ang mukha sapagkat ito ay pinalo ng hindi pa malamang bagay. Naharap ngayon sa kasong rape with homicide ang dalawang suspect dahil sa karumalduman na krimen na ginawa sa isang batang 11-anyos. Narito si Colonel Naparato. Kinamatay po ng biktima natin ay asphyxia by strangulation. Sinakal. Kawakaw yung biktima sinakal po natin. At yan dalawang suspect na yan, kilala rin ang tatay ng biktima. Kilala po. Maraming salamat, Colonel Naparato. Kakalungkot naman dahil mga mukhang adik na naman ng mga to. Showbiz, Miss Thea. Heart Evangelista, striktong stepmom sa mga anak ni Senator Cheese Escudero. Oh. Idetali mo ang balitang yan. Showbiz Princess, Aliyah Ikatlo IV. Lakay at Miss Thea, itong mga nakaraang araw ay pinuri ng mga netizen. Ang fashion icon na si Heart Evangelista sa pagiging hands-on sa naging anak ni Senator Cheese Escudero na si Chelsea. Umattend kasi ito ng prom kamakailan at si Heart ang punong abala rito. Pagbabantay sa pagme-makeup kay Chelsea, paglagay ng kanyang mga mamahaling jewelry at pagsayang ng suot o ng outfit ni Chelsea. Ipinost niya ang videos ng stepdaughter na may caption, "My baby is now a lady." Sa Mega Ball kagabi, nagpasalamat si Heart sa mga nanood sa ipinost ang video. Pero sa katunayan daw ay may Senator Cheese sa curfew at iba pang mga paalala. Lagi niya raw tinatanong ang mga ito kung anong oras na uuwi dahil very protective umano siya. Para sa Break and Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. I'm salamat, Miss Aliyah. Pero ingat din si Madam First Lady ng Senado, ha? Bakit, Lakay? Eh, baka mangyari yung mga typical na madrasta ba? Ano yung Lakay? Di ba yung mga stepmom ay minsan ay... sinusumpong? Hindi maganda ang trato sa mga ano, di ba? Sa mga bata. Oo. Sana ay huwag na maumabot ng ganun. Wow. Hindi naman siguro ganun si Miss Heart. May puso naman yes. siya. Yes. Mm-hmm.
the road. Oy, magandang hapon, Dr. Joey Laceda, Kuyang Noble Sir at Noble Martin Usaita. Ayan. Kumusta ang mga manok natin? Nangitlog pa ba sila ng dalawa ampula? Uy, sarap naman yan, lakas. May styles ang ginagawa para maging dalawa ampula ng kanilang mga itlog. Ayan. At ayan ang kabo natin para tuntunan ng break time. Ako po si Deyo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Ang tabayanan, mga balansyadong balita, Chairman of the Board, Henry Uri. At isang Filipino citizen, born in the Philippines. Yes. Hindi makalimutin. Uh-huh. Alam kung saan siya ipinanganak. At hindi tax evader. Hindi tax evader. Ayan. At walang helicopter. Wala. Miss K. Karen Oyong. Bye-bye. Magskilan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mantsa ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumikmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang protection,